Parang napapansin ko kasi merong mga ibang malasakit centers na hospital na kulang pa. For example, walang PCSO, di ba? And even kayo, ang DSWD, out of 163 malasakit centers, ilan po ang merong... Tatlo na lang po ang wala. Yeah. So, DS, sa PCSO, I think about a third pa, one-third pa po ng mga malasakit centers or more ang wala. Madam Chair, ganito na nangyayari sa kanila. Sa narinig ko lang binibigyan nila ng pamasahe. Kayo po nagbibigay na through AX. No? Kaya lang, yung binibigay na tulong mula sa DOH, PCSO, walang PCSO, PhilHealth naman, merong naka-fix na amount yung pwedeng i-deduct doon. So mostly dependent sila sa DOH. So dyan kayo pwedeng tumulong kung kulang pa yung babayaran. Yun yata yung inaayos ninyo na jaw ngayon na pwedeng pati medical. So it's not duplication really, di ba? It's a help, tulong sa mga mahirap, yeah. No? Categorically said, Madam Chair, it's not a duplication. It's a malaking tulong. Bridging, parang binibridge nila eh. Parang pinagsasama-sama, kinocombine. So ang makikinabang dito mahirap. Correct. Tulong pero, sa mga mahirap. Pero nakasulat ba yan? Just for orderly and tidy administration, may nakasulat ba yan sa memo circular? Kasi sa ngayon, wala pa kami nakikita. As it stands, magkapareho yung provision. Yun lang ang aking worry. Sana mabago natin. Madam Chair, you mean yung memo circular namin at yung memo circular ng DOH, parehas yung provision? Kasi yung medical assistance provision ng AX program, pareho siya dun sa malasakit law. So, dapat iklaro lang. For me, dapat iklaro lang na ito magda-dovetail lang, hindi ipapatong. Parang ganun. Just delineate na pag kinulang, dagdag. Okay. Parang ganun. Okay, understood. Kasi right now, both will respond. And so, it sounds like two. Okay. Pero in fact, it's not. So maybe it's much easier to delineate in the memo circular. Perhaps that's another area. To reinforce, di ba? Yun yung, intention ng jaw nyo. Am I correct? Madam Chair and Honorable, actually sa malasakit po, parang may system na sino mo nang mag-take place ng pag-assist ng client. I think if I'm not mistaken, nauuna pong mag-serve ang DOH. Okay. They will be deducting the certain bill. Then after that, we have the PCSO and the PhilHealth. Ang DSWD is the last part po. Correct. If ever po there's a need for payment, that's why po we enter po doon sa pagbibigay ng medical assistance. Yes po. At least, Madam Chair, we will gladly delineate it in that order of priority. Para may order. Para at least klarong-klaro sa lahat na walang doble-doble. What we can do is work on the jaw again to delineate it and also yung medical na pwede rin dapat ang DSWD. But what we're doing right now is striking a deal with different LGUs na pwede na rin yung medical through the LGUs na lang. Correct. Anyway, paki-follow up nyo lang po yung jaw kung nasa na yun. Senator? Apa, if I may po, from the Malasakit Program Office po, yung jaw po namin ngayon is currently being finalized po at the Execom level po. Then later this month po sa May po, we will be meeting with our partner agencies, DSWD, to check the order of charging po so we can incorporate po yung nire-request po ni Senator po Marcos. Thank you. Thank you. I think Senator Go has some questions. Madam Chair, and I would like to call on the committee secretary to administer the oath. Good afternoon. Is that correct? May konti lang po akong katanungan na gusto nating masiguro that the resource persons will tell the whole truth, no? Nothing but the truth. Pwede bang mapa-out po natin ang ating mga resource persons? If hindi pa po, may we request the committee secretary to the good chair to administer the oath of our resource persons? Yes, we call on the committee secretary to please administer the oath to all resource persons here present. Una sa lahat, gusto ko pong pasalamatan ang ating chairperson sa pagsagawa ng hearing nito upang matalakay ang kahalagahan ng AICS, no? Assistance to Individuals in Crisis Situation ng DSWD. At in fact, nag-file din po ako. I've also filed Senate Bill 2638 to ensure that the AICS program would be implemented properly and the qualified beneficiaries would receive their assistance promptly and without delay. Madam Chair, under the bill, it shall be unlawful for any individual, public officials, or employee of the DSWD or any local government unit to
cause delay in the implementation of delivery of AIX services or funds to the qualified beneficiaries. Madam Chair, the AIX program was established in 2014 with the noble intention of providing immediate and necessary support to those affected by calamities or sudden hardships. Its mandate includes offering financial assistance for various needs such as transportation, medical care, ito na yung sinabi ni Director Edwin Morata kanina, funeral expenses, and basic necessities. This program provides not just temporary relief, but also empowers Filipinos to rebuild their lives with dignity and resilience. Madam Chair, I have raised many times in this August chamber the issues surrounding the seeming selectiveness and delay in the implementation of the AIX program. I first raised this during the DSWD budget hearing last September 20, 2023. I once again raised this during the budget interpellations in plenary last November 14, 2023, umabot na po sa 2024. Ilang beses na rin po tayo nagpa-follow up nito sa ating DSWD. At meron naman pong kasagutan ng ating DSWD dito. Kaya lang po medyo talagang mabagal. Patungkol ito sa reklamo sa iba't ibang parte ng bansa na naiulat nga pong na-hold, no, at pinatigil ang ng DSWD ang AIX payout. Secretary Rex Gatchalian assured us and promised that the DSWD will conduct payouts for validated list of qualified beneficiaries that need assistance. Madam Chair, karamihan po sa mga nasalanta ng bagyong Egay at iba pang kalamidad, no. Marami dito, mga sunog rin po. At alam po ng ating Crisis Intervention Division Chief niyan, Director Edwin Morata. At ang kadalasan dito ay mga indigent na nangangailangan talaga ng agarang tulong. Ang sinabi ni Secretary Gatchalian, just submit the list and the DSWD will pay them out. Nakapagsumiti na po ang mga LGUs ng listahan ng beneficiaries. Yung iba po ay na-validate na, pero hanggang ngayon karamihan pa rin po ay hindi na-pay out. Ano ba ang plano niyo po dito? Ilang beses na natin pinapollow up. Hindi ko alam kung bakit kailangan magmakaawa ang mga beneficiaryo na makatanggap ng tulong mula sa DSWD. Mandato naman ito ng DSWD na tulungan po ang in-crisis at mga nangangailangan. Mandato po ng DSWD na tumulong ng walang pili. Kaya nga po nating tinawag itong AIX, assistance in assistance to individuals in crisis situation. Similarly, Madam Chair, I have previously raised that there are LGUs which submitted list of individuals needing assistance, but until now the DSWD failed to validate the list. Nagbigay rin po ang DSWD ng deadline at nakapagsumite naman po ang mga LGUs ng listahan ng kanilang mga beneficiaries. Kailan ho ba ito bibigyan ng ayuda mula sa AIX ang listahan ng qualified beneficiaries na naisumite naman sa inyo sa deadline na kayo mismo ang nag-set? Madam Chair, ako po'y kadalasan na tumutulong po sa ating mga mahirap nating kababayan. Nagbibigay po ako ng aking counterpart mismo dito, no? Personal ko ito. Hindi po ito mula sa DSWD. Yung mga grocery packs, akin po yan. Pagkain, pinapamerienda ko sila. Pananghalian, vitamins, mga face masks. At gusto ko talang tulungan sila yung mga naging biktima ng sunog, lindol, putok ng bulkan, buhawi, at iba pang disaster. At Madam Chair, napag-alaman ko lang po na pinagbabawalan po ng DSWD na banggitin po ang aking pangalan. May tanong lang po ako dito sa ating Regional Director. To Maria Angela Gupalan. Go ka pala, ma'am. Go ka rin pala. Ating field office. May tanong lang po ako sa inyo. Unang-una, totoo ba ito na bawal po banggitin ang aking pangalan? Pero sa ibang politiko, hindi po bawal? Senator, you're under oath po. You're under oath. Yes po. Akin po as regional director, wala naman pong explicit na instruction na pagbawalan. Pero po sa akin, dahil po kami po ay nagbibigay po ng ating programa, I think it's best not to mention. Otherwise,
baka po kasi kami mapag ma'am, specific dito, po pagsabihan. Specific po ang pagbabawal ng pangalan ko. Bawal banggitin ang pangalan. Sa totoo lang po, hindi nyo na kailangan banggitin ang pangalan ko, pero sana naman maging pantay naman kayo. Eh kung yung ibang pangalan pwedeng banggitin, bakit pangalan ko lang hindi pwedeng banggitin? Sana po, wala po akong naalala na may explicit instruction na parang yung sa inyo lang pong pangalan. Sigurado po kayo? How about sa Alaminos? Wala kayong inutusan sa Alaminos? Empleyado nyo po sa DSWD sa Alaminos, wala kayong inutusan doon? Hindi kayo nag-conduct ng briefing na bawal banggitin yung pangalan ko? Ma'am, hindi nyo kailangan banggitin yung pangalan ko. Hindi ko po kailangan. Hindi ko po kailangan yan. Sabihin nyo lang po sa kanila, tulong po ito mula sa gobyerno. Tulong po ito sa mga mahirap. Huwag lang po tayong maging selective, ma'am. Huwag nyo po haluan ng politika. Sa totoo lang po, ito pang pangalawa. Bakit bawal akong pumunta? Bakit yung ibang politiko hindi bawal pumunta? Ay, tanong ko lang, bakit bawal ako pumunta? Bakit si Senator Aimee, our chairperson, pwedeng pumunta? Pakisagot, you're under oath. Oh, hindi niya masagot, Madam Chair. May, pangatlong tanong ko, pera niyo ba yan? Pera ng taong bayan yan, ma'am. Hindi niyo po pera yan.